Kumusta mga kamata? Dahil nga matagal na tayong hindi gumawa ng video tungkol sa mga alamat o mythology, ay ito muna ang gusto kong ihandog sa inyo sa pagkakataon na ito. Dumako naman tayo ngayon sa Norse mythology at ang ating unang bida at pag-uusapan ay siyempre ang pinakamalakas sa lahat ng mga diyos ng Norse. Siya ang diyos ng kulog at kidlat. Sino ba ang diyos na ito? Saan nang galing ang kanyang kapangyarihan? Siyempre, ano ang kanyang kwento? Ilan lang yan sa mga tanong na masasagot dito sa ating kamatay story. Kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Kung ang Greek mythology ay naglalaman ng istorya ng mga diyos at diyosa, mga bayani at ritual na naging bahagi pa ng relihiyon ng mga sinaunang Griego, ang Norse mythology naman ay naglalaman ng istorya ng mga diyos ng mga taga-North Germanic na mga tao. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba ng kanilang paniniwala. Halimbawa, ang diyos ng kulog at kidlat sa Greek mythology ay si Zeus. Sa Norse mythology naman, ang diyos ng kidlat at kulog ay si Thor. Kaya pwede nating sabihin na magkapareho man sila ng kapangyarihan, magkaiba pa rin ang dalawang diyos na ito. Madalas nating nakikita si Thor sa mga sikat na palabas kagaya ng Avengers, at posibleng ang iba sa inyo ay doon lamang siya nakita at nakilala. Pero ang hindi alam ng karamihan na si Thor ay talagang sinasamba ng mga sinaunang tao, partikular sa Northern Europe bilang kanilang diyos. Inilarawan si Thor sa Norse mythology na may mabangis na mga mata, pula ang mga buhok at balbas at napakadaling magalit na diyos. Ang kanyang ama ay nagangalang Odin. Kung si Thor ang pinakamalakas, si Odin ang pinakamakapangyarihan na diyos dahil siya ang namamahala ng Asgard, ang pangalan ng kanilang tinitirhan. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag din si Odin na All Father ng mga sumasamba sa kanya. Ang ina ni Thor ay si Frigg, isang babaeng higante. Maraming kapatid si Thor. Malamang iniisip mo, isa na rito si Loki. Nagkakamali ka kamata dahil si Loki hindi talaga related kay Thor. Si Loki, kinakapatid lamang ng ama ni Thor sa pamamagitan ng Blood Oath. Ang mga kilala lang na kapatid ni Thor ay si Balder at Vali. Ang asawa ni Thor ay isa ring diyosa na nagangalang Sif, na ang buhok ay yari sa ginto. Dalawa ang anak ni Sif, ngunit isa lang dito ang gawa sa martilyo ni Thor. Dahil may ibang lalaki na palang nakapukpok kay Sif noon. Ngunit si Thor ay pinaniniwalaan din na may dalawang anak na lalaki sa babaeng higante na kanyang nagustuhan. Ito ay nagpapatunay lamang na mana talaga si Thor sa kanyang ama na si Odin, mahilig sa higanting babae. Iniugnay si Thor sa araw ng Huwebes, kulog, kidlat, oktres at bisikal na lakas, kung kaya siya lang ang tanging naatasan na protektahan ang Midgard o ang tinatawag na Middle Earth ng Norse mythology. Ang Midgard ay ang tahanan ng mga tao na nabuo mula sa katawan ng unang nilalang sa mundo, ang higanting si Orgelmer. Ayon sa alamat, ang mga diyos ay pinaslang si Orgelmer at hinayaang magpalutang-lutang ang labi sa gitnang kawalan ng universe at nagsimulang maghugis ng mundo. Ang laman ng higante ang nagsilbing lupa. Ang dugo ang naging karagatan, ang buto naman ng higante ang naging mga bundok, ang ngipin nito ay ang naging talampas, ang buhok naman ang naging mga puno at ang utak ay sumabog at bumuo ng mga ulap. Ang bungo naman ng higante ay itinaas ng apat na duwende na sina Nordre, Sodre, Ostre at Vestre na tumatayong apat na tuldok ng kumpas. Ang araw, buwan at mga bituin ay yari naman sa nagkalat na tilamsik mula sa bungo ng higante. Sinasabing nakakunikta ang Midgard at Asgard noon ng tulay
na yari sa bahaghari. Nagagawa ni Thor na protektahan ng sabay ang Asgard at Midgard dahil sa kanyang pinakadakilang sandata na tinatawag na Mjolnir. May kwento kung paano napunta kay Thor ang sandata na ito. One day, isang araw, sa sobrang kapilyuhan ni Loki, ninakaw at pinutol nito ang gintong buhok ni Sif. Nang malaman ito ni Thor, ay naggalit ito ng husto. Kaya nangako na dudurugin nito lahat ng buto ni Loki sa katawan kapag nahuli ito. Kaya sa takot ni Loki, pumunta ito ng Svartalfheim, ang sariling bayan ng mga itim na duwende sa ilalim ng lupa, para magpagawa ng bago at mas magandang buhok na ginto para kay Sif. Doon ay nakamit nga ang ninanais ni Loki. Pero si Loki ay umandar naman ang pagkawais dahil nakita niya mahusay ang mga duwende sa kanilang mga nilikha. Nakipagpustahan ito kunwari na ibibigay niya ang kanyang ulo kung makakalikha ang mga ito ng tatlong kagamitan na mas sigit pa sa buhok na yari sa ginto. Lumikha nga ng mga kagamitan ang mga duwende. At nang malapit na nilang matapos ang ikatlong likha na isang martilyo, nangamba si Loki na matalo siya. Kaya ginambala niya ang mga duwende. Nagbalat kayo itong insekto para matalo ang mga duwende sa pustahan. Kaya sa huli ang martilyo ay naging maikli lang ang hawakan. Ngunit dinala pa rin ito ni Loki at binigay kay Thor ang Mjolnir. Bukod sa bigat nito na 42.3 pounds, ang Mjolnir ang pinakapulido na nagawa ng mga duwende sa kabila ng maiksi nito na hawakan. Dahil umaangkop ito sa kapangyarihan ni Thor, dahil kaya nitong tanggapin ang malakas na puwersa ng kidlat at ilabas naman ito ng triple ang lakas. Pinaniniwalaan na kayang pulbusin ni Thor ang bundok at bumuo ng isang malakas na kulog sa isang hampas lang ng kanyang Mjolnir. Sa katunayan, para mas makontrol pa ni Thor ang martilyo ay nagtataglay din siya ng sinturon na tinatawag na Mjolnjord na may kakayahan na dublihin ang kanyang pisikal na lakas at isang bakal na guwantis na tinatawag na Jarngripper para magamit ang Mjolnir. Kung naglalakbay naman si Thor ng malayo ay may sinasakyan siyang tinatawag na Tangresner at Tangjuster. Ito ay isang chariot na hinihila ng dalawang kambing. Oo, kambing, ang chief ni Thor, no? Madalas kasi kabayo ang sinasakyan ng mga diyos kung tinatamad silang lumipad, lalo na sa Greek mythology. Pero bakit kambing ang napili ni Thor? Kasi paboritong pagkain ni Thor ang mga kambing at sa tuwing nagugutom siya sa daan ay iniihaw niya ito at kinakain. Ngunit binubuhay naman niya ito pagkatapos gamit ang kapangyarihan ng Mjolnir na makapag-resurrect. Ngunit may isang pagkakataon na naabutan si Thor ng gabi sa isang maliit na kubo ng magsasaka ay ibinahagi ni Thor ang kanyang hapunan na kambing sa mga ito. Pagkatapos ang mga anak ng magsasaka na babae ay sinipsip pala pati ang laman sa loob ng buto, yung tinatawag na marrow. Kaya nang binuhay muli ni Thor ang mga kambing, isa rito ay naging lampa. Bilang kapalit, ang dalawang bata ay ginawa ni Thor na kanyang tagapaglingkod sa buong buhay. Bagaman taglay ni Thor ang labis na kapangyarihan, ay hindi pa rin mapagkakaila na hindi siya wais at madiskarte. Kaya madalas siyang tinutukso ng mga higante dahilan upang maging mahigpit na kaaway ni Thor ang mga ito. Ang kasikatan ni Thor ay umabot hanggang sa Viking Age, kung saan kinukonsidera pa itong pinakadakilang rival ni Jesus Christ nang lumaganap ang Christianity noong 10th century. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang paniniwala, ngunit sa huli ay nanaig din ang Christianismo at ang sumasamba kay Thor ay unti-unting naglaho sa paglipas ng panahon. Dito magtatapos ang ating isa na namang kamata story. At sana i-like mo ito kung nagustuhan mo ang video bilang suporta sa aking channel. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat.